Good morning mga ka-truckers. Winter na naman. Yung first time na nag-snow ng ganito sa amin. So, anong date ngayon? November 10. Ngayon lang nag-snow ng ganito. So, expected na dun sa pupuntahan ko na bush is medyo makapal-kapal. Nagkukula ko ng grocery ngayon. So, para sa mga baguhan na driver or mga nag-uumpisa pa lang or bagong winter ninyo na mag-drive ng truck, or kung nagbabalak kayo galing ibang bansa at parang first time nyo or mag-drive sa winter, ito yung pwede kong i-tip sa inyo para mas lalong may grip yung mga gulong nyo sa kalsada para makaiwas ng sa mga ditch na di-ditch. So ito yun. So, makikita nyo doon, ito yung T880 na Kenworth, medyo bago, isang taon lang. So ito yung divider, ito yung mga locks nya. So halimbawa sobrang snow at sa highway sobrang snow, or kahit pag naramdaman yun medyo madulas-dulas, switch lang ninyo to yung divider yan. Yan, pag switch nyo yan, parang ano yan eh, naka all wheel drive yung truck mo. Pwede mong patakbuhin ng 100 to, walang problema yan, walang masisira dyan. Wag mo lang i-switch itong dalawang deflux. Pag switch mo yan, maximum lang dapat is 45 kilometers an hour. Pero ito, ginagamit namin yan sa laging. Naka-switch yan all winter. Pagka winter sa laging. So ganyan lang yan, naka-switch lang yan. Kaya makikita mo yung mga super B or mga tanker na kahit hindi tanker, basta super B or medyo nag-haul ng mga mabibigat, tataka ka bakit madulas tapos ang bilis pa ng patakbo. Yan naka-switch yung deflux nila, parang naka all-wheel drive lahat ng mga gulong mo, naka-ready na umikot. So ganun yun, para makaiwas. Subukan ninyo, huwag lang i-switch yung deflux. Ito lang yung divider lang yan. Ito pwede mong patakbuhin ng 100, walang problema yan. May driver ako na pumunta tapos pinapatay niya yan. Sabi ko, huwag mong patayin. Sabi niya masisira daw. Nag-drive siya ng, sabi niya 5 years, sa 5 years daw siyang nag-drive sa highway. Sabi ko, okay lang yan. So 5 years nagda-drive, hindi niya alam. Minsan kasi magtanong. So yun. Ganun yun. Or ito na naman yung isa. Pagka pumunta kayo sa bush or pagka makapal yung snow,
kapag makapal yung snow sa daanan ninyo kaysa highway, pero karamihan ginagamit to namin to sa bush. So i-switch mo yon, tapos patayin mo yung ABS yun, off-road sabi niya yan. So patayin mo yung ABS, ibig sabihin malabo kang balaho mo yung mabalaho sa snow. Hindi ka mababalaho sa snow pagka pinon mo yun. Ibig sabihin pag sinitch mo yun, dinisable mo yung ABS. Ang trabaho kasi ng ABS pagka nabalaho ka sa snow or sa mud, kaya mararamdaman mo na pag nabalaho ka hindi na makaakyat, biglang namamatay na lang or humihina yung ikot ng gulong mo. So yun yung isang ano ng ABS sensor yan eh. Nasesense niya na nabalaho ka para walang masira. Parang kusa na siyang magpapatay sa sarili niya. Pero pagka disable mo yung ABS, ano yan? Walang nagko-control, walang sensor yan. So ikaw na ang nagko-control. So parang yung old style na ano, walang sensor. So ganun yun. So laging sinisit ko yan, pero ngayon nasa highway, snow lang, wala naman yan. Pero yun ang gamit ng off-road. So pagbago pa kayo, bago-bago yan, subukan yung switch yan. Walang masisira dyan. Maraming mga driver na sabi nga masisira, pero walang masisira dyan. Ang tagal ko nang ginagamit yan. Ang tagal na namin ginagamit mga loggers. Kahit yung mga naghihila ng Super B na tanker, ginagamit yan. Kaya makikita mo sa highway, parang ano, nag-overtake pa. So yun lang ang may share ko. Sa mga baguhan lang, yung mga may alam, expected na naalam niyo yan. So ito lang is para sa mga bago, para makaiwas pa sa mga ditch. Diba? So okay, anyway, ingat po tayo lagi mga katruckers. Bye bye.